What's up mga Big Bites? Coach Tim, may inamin tungkol kay Justin Brownlee. Ang tanong, ano naman kaya ang inamin niya? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang napakalaking panalo na kuha ng Ginebra matapos silang talunin ng NLEX Road Warriors sa Game 2 ng semifinals. Nagtapos nga laban na ito sa score na 104-94. Si Justin Brownlee ay naging best player sa laban na ito matapos siya magdala ng 32 points, samaan mo pa ng 9 rebounds sa 6 assists. Team effort talaga nangyari sa laban na ito. Dahil kung hindi ako nagkakamali, 5 players mula sa Ginebra ang umiscore ng double digit. Kaya naman dahil sa panalong ito, 2-0 na ang standing ng Ginebra at isang panalo na nga lang ay aabante na sila sa finals. Samantala, may inamin naman si Coach Tim tungkol kay Justin Brownlee. Ayon kay Coach Tim, sobrang delikado daw kalaban ngayon si Brownlee dahil bumabalik na ang dating galing niya. Marami kasing fans ang minamalit siya at sinasabing nalalaos na ang dating galing niya. Pero nagkakamali nga daw mga fans dahil ayon kay Coach Tim, pataas daw ng pataas ang nilalaro ni Brownlee. Kaya naman dahil dito, talagang delikado ang ibang mga team, lalo na pag mas mainit pa ang kamay ni Brownlee. Kaya hindi daw totoo na nalalaos na ito at nawawala na ang galing niya. Samantala, para sa mga hindi nakapanood ng Game 2, hindi pa rin nakapaglaro si Japheth Aguilar para sa Ginebra dahil sa injury nito. Pero ayon na mismo ay Coach Tim, posible daw na makabalik na si Aguilar sa Game 3, pero wala pa rin daw kasiguraduhan. Kukonsulta muna daw sila sa doktor kung pwede na nga ba siya makapaglaro sa Game 3. Pero sa tingin ko naman, kahit pumayag ang doktor na maglaro si Aguilar, hindi siya isusugal ni Coach Tim dahil alam nila na kailangan nila si Aguilar kung sakali makalusot sila sa NLEX para umabante sa finals. Mas mabigat kasi ang mga kalaban nila sa finals. Isa sa Meralco Bolts at Magnolia mga kalaban nila. Kaya hindi basta-basta ang laban ito. Tabla na ang standing ng dalawang team na ito. Kaya mas intense ang bakbakan nila. Pero tulad na nasabi ko, mabigat kalaban ang Meralco o kaya Magnolia. At sobrang physical ang laro ng mga ito. Best of 7 ang mangyayari sa finals. Kaya mahabang serye talaga ito. Kaya dapat ay nandyan talaga si Japheth. Dahil napakalaki ang matutulong niya. Mas lalaki din ang chance ng Ginebra na makuha ang kampiyonato pag maglalaro si Japheth para sa kanila. Kaya naman sa darating na Game 3 sa Linggo, magkakaalaman na kung makakabante na nga bang Ginebra sa finals o makakaisa ang NLEX sa kanila. Pero tulad na nasabi ko, hindi madaling talunin ang NLEX pag do or die na ang pinag-uusapan. Sigurado kasi ako na ibibigay na ng NLEX ang lahat para makaisa sila sa Ginebra. Do or die game na nga ito para sa kanila. At pag natalo pa sila ng isang beses, magpapaalam na sila sa conference na ito. Samantalang Ginebra naman ay didiretso na sa finals. Kaya abangan natin lahat ang magiging bakbakan nila. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, makakaisa nga ba ang NLEX o tatapusin na ng Ginebra? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.